Noong July 27, 2014, umabot na sa 100 milyon ang populasyon ng Pilipinas. Ito ay sumasagisag sa lumalaking bilang ng mga Pilipino kaakibat ng mga kinakaharap na hamon sa ating ekonomiya at iba pang isyong panlipunan. Bilang paggunita sa kaganapang ito, taon-taon ay ginugunita natin ang kaarawan ng mga 100 millionth symbolic babies. Ang kanilang pagsilang ay nagsisilbing hamon para sa pamahalaan na matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa kanilang 7th taon, patuloy tayong kumikilos upang palakasin pa ang ating mga programa na makakatulong sa kanilang pisikal, intelektual, sosyal at emosyonal na pagpapaunlad. Ano nga ba ang mga serbisyo at programa ng gobyerno para sa ating mga 100 million symbolic babies? Ang Commission on Population and Development o PopCom, kasama ng iba pang national agencies, local government units at partners ay patuloy silang sinusubaybayan at tinutulungan higit lalo ngayong sila ay magsisimula ng mag-aral sa unang baitang ng grade school. Binigyang diin din ni Undersecretary Juan Antonio A. Perez III, punong ehekutibo ng ahensya, na ang pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga pamilyang Pilipino ay hindi lamang gampanin ng gobyerno, kundi pati na rin ang buong lipunan ng Pilipinas. Ito ay alinsunod sa kasalukuyang pangako ng Administrasyong Duterte na babigyan sila ng komportable at ligtas na buhay. O ang kanyang inisyatibang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa pag-asam ng ambisyon natin 2040. Higit lalo ngayon, maraming mga buhay ng ating kababayan ang naapektuhan ng pandemya dulot ng COVID-19. Alamin natin ang kasalukuyang kalagayan ng ilan sa ating mga symbolic babies mula sa rehiyon ng Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula, lalo na ang kanilang edukasyon, kalusugan at estado ng kanilang mga pamilya. Paano nila hinaharap ang pang-araw-araw na buhay kasama ang kanilang mga magulang? Sa immunization? Hindi, kompleto yan. Kompleto. So, meron siyang card, no? Kompleto. Okay, so... Opo. Anong grade na? Grade 1 na po. O, kumusta ang grado niya? Okay naman po. Nasa honor ba? Hindi naman. Oo. Pero marunong na siya magbasa. Marunong naman po. Kita. Kita naman, no? Kita naman, sir. Kita naman. Anong mahilig kumain? Mahilig kumain. Hilig niya kainin? Gulay, kumakain ba siya? Hindi masyado ng gulay. Oo, so kanin talaga. Ano? Depende po, sir. Depende. Oo. Depende po pag dumating na. Pag dumating ang pag... Pero ngayon, nagpa-family planning ka. Anong ginagamit mo? Pills. Kumusta naman ang pills? Okay naman po. Nakakataba. Nakakataba. Saan ka kumukuha ng supplies? Bumibili lang po. Bumibili. Sa health center, hindi ka pumipunta. Hindi po. Bumibili lang po namin yung pills. Sa pharmacy. Sa pharmacy. Ako si LV Kula po, 36 years old. Nakatira sa Barangay Mercedes, Catbalogan City. Ito po si Joven Roy Arsenio, ang aking anak. Nakasali siya sa 100 million symbolic babies ng SAMAR. Siya po ay nag-aaral ng modular learning sa Catbalogan 5 Central Elementary School. So, kamusta po kayo ngayon, lalo na ng pandemic? Kamusta po si Joven? Sa awa ng Diyos, siya ay malusog, makulit at masayahing bata. 30 years old. Ito po ang aking anak na si Blair Catalia Valabis. Siya po ang 100 million symbolic baby ng San Juan, Southern Leyte. Meron po akong anak, tatlo pang anak. Ang panganay ko po si Mark, 11 years old. Si Blair, 7 years old. At ang bunso po si Akia, 1 year old. Meron po silang agwat na 5 taon. Ang benepisyo po ng family planning is, dahil po sa family planning, mas nabibigyan ko po ng oras ang aking mga anak. Natuturuan ko po sila ng tamang asal, mas na subaybayan ko po ang kanilang paglaki, naalagaan ko sila, and then mas nagkakaroon kami ng bonding sa isa't isa. Kasabay din ang pagdiriwang ngayong taon,
Pormal nang inilabas ng Philippine Statistical Authority o PSA ang naging resulta ng isinagawa nilang census noong 2020. Ayon sa datos, ang bilang ng mga Pilipino ay umabot na sa humigit kumulang 100 at 9 milyon. Bagamat bahagyang bumaba na ang ating population growth rate o PGR kumpara noong 2010 to 2015, nananatili pa rin ang hamon sa pagharap ng mga isyung kaakibat ng lumalaking populasyon. Ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga batang ito ay nararapat lang na pag-ukulan ng pansin bilang pagpapahalaga sa sama-samang pag-unlad ng pamilya at pamayanan tungo sa matatag, maginhawa at panatag na buhay.